Habang nalalala siya ang bagyong karina, ang iba sa atin ay out of town dahil sa mga trabaho nila. May mga virtual assistant na working from home naman na nagtatrabaho sa loob ng bahay nila. May iba kumukuha ng mga venue pitches para rin sa mga seminars nila. May iba naman investors na namimili ng mga lugar at hotel para sa mga planning conference nila. At meron naman mga tao na naglilimas at pilit na inaangat ang mga gamit at sinesave ang mga gamit para hindi masira at magamit pa sa mga susunod na bukas. Meron namang mga hayop na pilit na sinusubukang lumaban. May mga namatay, pero meron ibang palaban, kagaya nitong asong to na nakakatuwa. Napakatapang, parang si Hogan. At sa mga lugar na lilibutin mo, makikita mo sa my day ng mga kaibigan mo na iba-iba ang nararanasan nila. Rainy days may come and go. Kahit anong enjoyment meron ng ibang tao, kahit anong excitement nila sa mga napupunta nila kapag may dilubyo at bagyo, wala na sumud ang mga tao para gawin pa yung mga activities na kailangan nila para sa team nila. Lahat tayo may karapatang mabuhay sa mundong to. Hindi lang lahat ng tao makapangyarihan at mayaman. Maging ang mga hayop na walang muwang sa mundo, sapagkat hindi sila tao kagaya natin ng sobrang talino at sobrang lakas. Kaya sana huwag tayo magdamot ng buhay, tayo magdamot ng karapatan. Sa kapwa natin Pilipino na may karapatang mabuhay, bigyan natin sila ng chance na magpatuloy at lumaban. Kung saan silang teritoryo sa malay natin mula sa mga dalangin nila dahil mayroon din silang puso na nanampalataya. May mga dumating pang biyaya at pag-asa na magiging kabahagi nila tayo para maging mas maligaya sa hinaharap. Ingatan din natin ang mga mamanahin natin. Pakayakapin natin ang mga maliliit na bagay na binibig. Malaki man o maliit, dahil lahat ng iyan ay mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga tao na nagiging instrumento at kabahagi ng buhay natin. Palagi tayong manalangin para palaging may dumaupang palad sa atin. Kasi ang iba hikahos, ang iba walang wala. Pero tayo mapalad kasi may mga nagmamahal sa atin. At hindi mo natin halos lahat nakakausap dahil walang komunikasyon at malalayo. Hindi natin alam sa mga panalangin nila. Ginagawa ng Diyos lahat ng daan para sagipin tayo at hindi tayo mapabayaan. Dahil ganun nila tayo kamahal at ganun tayo kahalaga. Kilalanin natin ang mga taong tumutulong. Ang mga taong handa magsakripisyo at may kabayanihan sa kanilang puso. Kung nakita na ang dalawang mga mata natin, bigyan natin sa kanila ang pagkilala at pagkakataon para maging karespe-respeto. Sa kanilang tindig, sa kanilang determinasyon, marami pa silang mararating at mapapatunayan sa mundo. Malaki ang parte nila sa mundong to at sa lipunang ito. Kilala rin sila ng kanilang mga kaibigan at mga koneksyon. Kung alam natin na ang kanilang mga plano ay may pinatutunguhan sa mundong to, tumahimik tayo at kumalma dahil papunta na sila sa pag-unlad silang mga kapwa nating Pilipino. At lahat ng kaaliwan nila sa buhay ay ating galangin. Huwag natin silang intindihin masyado sa kanilang mga pagkakamali noon. Kagaya ng mga wasak na lugar, meron silang wasak na pagkatao. Pero pinipilit nilang maging masaya, kagaya ng mga taong naglalaro. Nakakalimutan nila lahat ng kanilang problema kapag nagagawa nilang mag-enjoy. Nakakalimutan nilang kulang sila ng ganito, ng ganyan. Wala silang kinagis ng ganito at ganyan.
habang tayo kompleto. Na lahat ng tinatangkilik, na lahat ng hinahagkan, nariyan ang ating mga anak, nariyan ang ating ama't ina, nariyan ang ating mga tiyahin at tiyuhin, mga bayaw at bihenan, mga manugang, habang sila, minsan nag-iisa, minsan wala, minsan hindi nila alam talaga kung saan sila nagmula. Sa bawat sakon ng darating, at parating pa, marami pang istorya ang iuungkat ng social media. Maraming buhay ang babaguhin ng realidad. Mayroong maghihiwalay, mayroong magkakabalikan, mayroong ikakasal, mayroong din namang hindi matutuloy ang lahat. Mayroong mga ngarap, mayroong susuko, mayroong mabubuhay, mayroong mamamatay dahil hindi na kayang ipilit pa ang kanilang buhay. Dahil din sa pagod. Thank you po. May mga taong nagiinit at nag-aalab ang pananampalataya, kaya sobrang tatag nila ngayon. Meron naman ng lalamig at hindi na halos makapanampalataya dahil sa dami ng naranasang pagkatisod. Marami din ginaginaw sa hirap ng buhay at hindi nila kaya secure ang sarili nila. Wala sila ng kahit na ano. Meron namang sugat-sugat, merong makinisang balat, at meron ding halos tignan ang sarili kumpara sa ibang tao. Hindi niya na kayang ingatan ang sarili niya sapagkat danas niya na ang bigat ng pangdidikta. Hindi niya na halos minamahal ang mga balat niya sapagkat sanay na siya nabubulihin lang siya. Hindi na siya sanay na lumaban at magmaganda. At hindi na rin siya sanay na makipagpagandahan pa. O papogian pa. Nakakatuwa yung iba. Tulong-tulong. Yung iba naman, pambaliwala. Tandaan nyo, kapag may tinulungan kayo at sinagip sa mga sako ng ganito, pagpapala ang darating sa inyo, siksik at liglig, sing lakas ng ulan. Pero kapag nagkait kayo sa mga kapwa ninyo, mararanasan nyo ang bigat ng buhay dahil natuto kayo magdamot at hindi magmahal. Sa inyong kapwa, nabuo ang puso para magmahal. Sa inyong kapatid na may pusong ginto at nagniningas ang kanyang pagmamalasakit sa kapwa. Sa barkada niyong may nagagawa kahit na tahimik, pero pilit ninyong binabaligtad.